Hello, magandang araw mga Kapiso Bindo owner. Ngayon pag-uusapan natin kung paano ba i-flash ang NoDIM ko para sa Ado Wireless Bindo natin. At kung bago ka lang sa channel na ito, please don't forget to subscribe and click the notification bell. Welcome sa Crypto Benz channel. So, umpisa na natin. Ano bang mga kailangan natin na mga materials para sa pag-flash ng NoDIM ko natin? Kailangan natin ito, NoDIM ko na ESP8266. Mabibili ito either sa Shopee or Lazada. At USB, micro USB cable. Of course, kailangan mo ng computer. At sa program naman, ang kailangan natin is yung NoDIM ko na flasher ito, at saka firmware ito rin, at saka yung PATI na 64-bit, kung 64-bit ang inyong computer, or search nyo na lang din sa Google kung 32-bit ang inyong PATI. At ito yung basic na diagram na gagamitin natin sa pagbuo ng ating wireless coin slot sa Ado Piso Wi-Fi. Doon wag pong mag-worry kasi free naman po yung wireless bindo. Okay? So, once na meron ka ng license ng Ado, automatically na pagkapag version 4 ka na, pwede ka nang mag-add ng multi-coin slot na libre. Okay? So, kailangan natin ng 12 volts 3 ampere multi-coin slot, LED light power, dalawa, isang NoDIM ko, isang USB 2 na micro USB, at saka isang back converter ba to? Yan, back converter. Yun po yung kailangan natin. So, ngayon, umpisa na po natin kung paano. Make sure lang din na tawag nito na ang NoDIM ko ninyo is madedetect ng computer gamit ang device manager para makita nyo kung ano ba talaga yung port. Okay? So, kung titignan natin dito, kung pupunta tayo ng device manager, walang port. Ayan. So, i-insert ko na po yung NoDIM ko ko. Ayan. Tumunog na po yun. Ayan, nagre-refresh siya. And then, kung papansin ninyo, may nagbukas ng port. Ayan. Naging COM9. So, depende po yun sa computer ninyo. Either COM9, COM1, COM2, whatever po. Sige. Once na-identify na po yun, ang next na po nun is i-download ninyo yung NoDIM ko flasher. Ito. Ito. Download ninyo. Once na ma-install na po yun, ganito na po yung magiging mukha nito. So, ang gawin natin, na-identify naman natin kung anong COM yun, COM9, ayun, COM9. So, select na lang natin, ayun. Wait. Ayun, COM9. Refresh nyo na lang. COM9. And then, firmware. So, download nyo yung itong firmware na to para sa version 4. So, ESP8266. So, once na-download na yan, balik ka ulit dito. Yan, select mo. Hanapin mo yung dinownload mo. ESP, yan. Ayun. Ayun. Yan, open mo lang. Wala ka nang dapat i-extract doon. I-download mo na lang. And then, yes. Click mo itong yes. Wipes all data. And then, click flash NoDIM ko. It takes about a minute or two or three para ma-flash ito. Ayun lang. Wait lang natin ito na ma-complete yung transaction sa pagpa-flash niya up to 100% kasi ito. So, sometimes depende rin sa PC po yan. So, yun. It will take about 2 to 3 minutes or mahigit, depende sa unit. So, hintayin lang po natin konti. Malapit na po siya matapos sa pag-flash. So, ayun. Pwede na nating completed na po yun. So, pwede nating i-X.
And then the next step is install yung PuTTY natin. Kapag na-install na po yung PuTTY, search na lang natin sa ating computer. Ayun, PuTTY. Double click lang natin. Dito, serial ang pipiliin, tsaka COM9. Kung ano yung number yung nakita ninyo doon sa device manager. Tapos, yung speed, change na lang ng 1.1.5.2.0. Ayan. Tsaka, takalit dito sa terminal. Check mo yung implicit LF in every CR. And then, force on. Ayan. Bago pala natin yan i-click ang open, punta muna tayo sa ating admin device ng ating piso wifi, either wireless natin i-connect ito, pagpunta ng ating admin via cellphone, pwede rin via computer kung ma-open mo yung one ID nun ito, kasi na sa akin ma-access ko kasi. So punta lang tayo, login tayo, punta tayo dito sa payment portal, tas make sure na naka-check ito and then click OK. Kapag okay na yan, balik ulit tayo doon sa PuTTY and then click open. Ayan. So hintayin lang natin na mag-boot up ito, na automatically magko-connect ito. Hintayin na lang po natin. Makikita nyo rin dito, i-refresh nyo lang kung may papasok na ayun. Ibig sabihin, pumasok na po siya. Sometimes dito kasi, basta tama yung configuration na ginawa ninyo, lalabas dito yung information na wireless portal, ADU, then itong yung security token na kung anong nakalagay dito, ito rin lalabas dito, then yung 10.0.0.1, then wireless connected. Ibig sabihin dito is connected na po yun. Kasi hindi lang siya talaga na wala talaga, hindi siya. Basta kapag successful yan, ito yung makikita nyo. Okay? Kapag successful na po yun, pwede nyo na pong i-exit ito. Pag it will notify here the wifi connected. Yan po yun. So, pwede na natin i-exit. Kapag alam na natin, then pwede na natin ulit i-uncheck. And then, save changes. Okay? Yun lang po yun. So, maraming salamat po sa inyong panahon and please don't forget to subscribe and maraming salamat.